Welcome back sa ating mga balitang basketball. Golden State Warriors nagsisimula na. Sino kaya ang kanilang kukunin? Pero bago yan, heto muna ang ating mga fast break balita. Zach LaVine pupunta sa LA upang makipagkita sa isang espesyalista patungkol sa kanyang kaliwang tuhod. Ito'y marahil siya'y nakakaramdam pa rin ng mga pananakit at discomfort upang siya'y magkaroon pa ng further evaluation sa kanyang tuhod. Hindi maa-afford ng Chicago Bulls na mawala itong si Zach LaVine. Sa ngayon pa, nakabilang na sila sa mga contender team sa NBA. And by far kanilang sinisigurado na okay lang itong si Zach LaVine upang hindi mapornada yung kanilang biyahe patungong finals. At samantala, masamang balita nga rin sa mga fans ng LA Clippers dyan dahil itong si Norman Powell na siyang kakarating lang sa Clippers upang tulungan sila. Sa ngayon ho ay nagkaroon siya ng fractured bone sa kanyang paa. At sa ngayon, out indefinitely itong si Norman Powell. At yung treatment sa kanyang injured medial sesamoid bone ay non-surgical. Ibig sabihin, hindi po pwedeng operahan. Kumbaga mga sir, ay kusang maghihilom ng iyon. At samantala, isiniwalat naman ni Davis Bertans ang totoong problema ng Washington Wizards matapos ito'y may trade sa Dallas Mavericks. Ayon sa kanya, mahirap na magkaroon ng chemistry sa kanyang dating koponan dahil sila doon ay gusto ng mataas na minuto ng malaking papel, pero iyon ay bigong may bigay ng kanilang koponan. At iyon mismo sa ngayon ang kanilang malaking problema doon. At sa ibang balita, nang tanungin si Kevin Durant kung lumapit ba sa kanya o tumawag itong si James Harden tungkol sa trade, ayon sa kanya, hindi naman daw kinakailangan na ipaliwanag ni James Harden ang kanyang sarili sa ibang tao dahil siya naman daw ang in charge sa kanyang sarili at siya mismo ang gumagawa ng desisyon sa kanyang karera. At sa totoo lang, walang utang na loob itong si James Harden na magpaliwanag sa ibang tao o maging sa kanya. Pero ayon mismo sa isang report, ang totoong dahilan kung bakit umalis itong si James Harden sa Brooklyn Nets ay dahil gusto niya na umayon ang lahat sa kanyang kagustuhan, especially ang opensa katulad ng kanyang ginagawa doon sa Houston Rockets. Pero ang problema nga lang ay pinigilan siya ni na Kevin Durant at ni Steve Nash kasi primarily ang kanilang gusto sa Brooklyn Nets ay magiging team basketball at parating gumagalaw ang bola. At dahil doon ay nagalit nga itong si James Harden at sinimulang tirahin ang kanyang mga kasama at ang kanyang mga coach patalikod. Eh kung yun din naman pala ang gusto ni James Harden, eh sana pumunta siya sa ibang koponan o sa isang mahinang team upang siya ang maging main man doon. Dahil definitely ang kanyang kagustuhan ay hindi nga talaga mangyayari sa Brooklyn Nets dahil syempre nandun nga sina Kevin Durant at Irving. At samantala, balitang Brooklyn Nets pa rin, bukas babalik na sila Marcus Aldridge at si Nick Claxton na siya namang kinakailangan talaga ng Brooklyn Nets dahil hindi pa sila nanalo. At maliban dyan, available nga rin bukas sina Seth Curry at Andre Drummond. At sa ating huling balita, Golden State Warriors nagsisimula na. As of now, kabilang itong Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Clippers, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, pati ang Lakers sa mga mag-aagawan dito para kay Goran Dragic na siyang inaasahan nga na ma-buyout na. Sa ngayon, yung mga team na hindi nakapag-trade ay magfo-focus ngayon sa buyout market. At kaya ating aasahan na kabilang nga ang Lakers pati ang Golden State Warriors sa makikilahok sa buyout market. Pero para lang sa akin, sana isang big man o isang sentro ang kunin ng Warriors. Pero para sa inyong mga sir, ano ang komento nyo sa plano ngayon ng Golden State Warriors? Mag-comment lang. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Reden Narido from Quiapo, Manila at kay Juan Labradores. At sa ating Facebook page, shoutout kay Eldridge Vince from Northern Samar at kay RG Espilembergo. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi at huwag kalimutang i-like ang ating video bilang suporta. And as always, maraming salamat to sa panonood. Peace out!